kaawaan. Kalingain at damayan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad. At walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayon may kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid sa mahal na poong Jesus Nazareno, babasahin ko muli ang sinabi ng Panginoon. Ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Ang Diyos, alam niya ang mga lihim. Lahat ng mga lihim, ibubunyag. Lahat ng mga natatago ay ilalantad. Nakatatago sa puso natin, sa isip natin, sa damdamin natin. Lahat ilalantad ng Diyos. Yung mga nalalarangin ng palihim para sa mga pari at mga obispo at mga kaibigan, walang nakaalam
na sila'y nananalangin. Ilalantad ng Diyos, ibubunyag ng Diyos ang mga lihim ng mga mababait na tao. Yung mga kabutihan natin na hindi nakikita dahil sa ginagawa natin sa ating mga tahanan, sa ating pamilya, hindi nakalalabas, hindi nakikita ng mga kapitbahay, hindi nakikita ng bayan, ilalantad ng Diyos at ilalantad niya ang kanyang pagmamahal sa mga taong ganyan. Sabi ng Panginoon, yung maya mahalaga. Limang maya, dalawang pera. dalawang sentimo. Ganun noon, anong panahon na yon. Yung pagmamahal ng Diyos sa mga maya, yan, ipinarinig na niya. Pero balang araw, marami pa ang ilalantad ang Diyos na ginagawa niya sa atin. Pati buong ba naman natin binibilang ng Diyos, hindi natin alam kung ilan yon. Pero balang araw, sasabihin ng Diyos, yan ang ginagawa ko, inaalagaan ko kayo hanggang sa kabuhok-buhokan ninyo, hanggang sa damdamin ninyo, inaalagaan ko kayo. Kaya matakot po tayo sa Diyos dahil sa baka yung ilantad niya balang araw ay ang ating kasamaan. Kasi kung wala naman siya mabuti na sasabihin tungkol sa atin at hindi naman tayo talaga nagmamabuti, nagpapakabuti, ano sasabihin ng Diyos? Yung kasamaan natin, sabihin niya, ikaw, namatay yung anak mo na hindi mo pinatawad over your dead body. Diyos lamang kapag sasabi niyan. Hindi mo nakakatakot? At sa nakakahiya na ang sasabihin ng Diyos tungkol sa atin ay yung masama. Kasi hindi naman tayo nagpakabuti. Kaya tayo magpakabuti, mga kapatid. Magpakabuti tayo para pagdating ng araw ay maganda maririnig natin, maganda makikita natin, papakita sa atin. Alam po niyo si Abraham, matagal, napakatanda ng siya po ang ama ng mga Hudyo. At sinasabi dito sa banal na kasulatan, si Abraham ay nanalig sa Diyos. Kaya binigyan siya ng anak na kasindami ng bituin at buhangin sa dagat. Dahil sa kanyang pananalig, Diyos lamang ang nakakaalam ng pananalig ni Abraham. Pero madalas natin naririnig dito sa misa, sa pagbasa, sa Biblia, si Abraham ay nanalig sa Diyos sa kanyang katandaan. Nanalig siya sa Diyos. Tayo, nanalig tayo sa Diyos. Alam ng Diyos na nananalig tayo. Alam ng Diyos yung ating kabanalan, kabutihan sa pagsisimba. Alam ng Diyos na kung tayo nagkumpisal ng buong katapatan, at pinagtapat natin lahat ng kasalanan natin, alam rin ng Diyos na mayroon tayong mga inililihim. Pagka inililihim natin, bihirang taong makakaalam. Si Padre Pio noon, pagka mayroon nagkumpisal sa kanya, nanggaling pa sa Pilipinas, sabi, Padre, ito ang aking mga kasalanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wala na ba? Wala na, Father. Sinungaling. Nakikita ko yung kasalanan mo na hindi mo ikinukumbisal. Si Father Pio, napakabanal yan. Kaya nakakakita siya ng mga lihim na kasalanan. Kaya pag sasabihin ng Father Pio, sige, okay na, wag mo na pong sabihin kasi alam ko inilihim mo yun.
Kaya patatawarin din kita dahil sa sinabi mo na na wala na, pero ang totoo meron pa. Mga kapatid, ang Diyos, ang ating pong Jesus Nazareno, alam niya lahat ang problema natin, ang ating kabutihan at ating kabanalan, lahat po na ginagawa natin ng maliliit na bagay na para sa ating kapwa, alang-alang sa Diyos, ay nakikita ng pong Jesus Nazareno. Pasalamat tayo sa Diyos dahil sa alam ni Jesus Nazareno ang ating kasamaan, ang ating kabutihan, at mayroon siyang awa sa atin. Amen.